Welcome back to another video. So sa video na to, pag-uusapan natin ngayon paano i-solve yung mga worded problems sa physics regarding kinematics, especially pagdating sa free fall motion. So ngayon, bago tayo mag-start, maging familiar muna tayo ulit sa mga formula na gagamitin natin to solve these problems. So ngayon, katulad nung sa naunang video, pag kinematics, ito yung set of formula na kakailanganin natin to solve kung ano yung tinatanong. So ngayon, start na tayo sa first problem. So ngayon, sa first problem, na yung susolve natin ngayon, sabi, a construction worker accidentally drops a brick from a high scaffold. So first question, what is the velocity of the brick after 4 seconds? And then second question is, how far does the brick fall during this time? So ngayon, kailangan muna nating identify yung given. So, identify natin muna para madali nating masagot. Sabi dito, a construction worker accidentally drops a brick from a high scaffold. So, pag sinabing ganyan, from a high scaffold, mula sa taas, pababa, nahulog niya yung brick, sabi ganun. So, ngayon, yung ganitong statement na sinasabi na from a high scaffold, indication yan na ang acceleration natin ay due to gravity. So, pag free-fall motion, laging given o kagad ng understood na meron tayo kagad acceleration na given, which is yung acceleration due to gravity. So, yan, acceleration natin is equal to g, o yung symbol na acceleration due to gravity. Yan. At yung acceleration due to gravity ay laging constant, hindi napapalitan, which is 9.8 meters per squared second. Ayan. So, ang acceleration natin, since pababa yan, nahulog, downward ang motion, negative 9.8. So, bakit negative? Kasi pag sinabi natin acceleration, it is a vector quantity. Kapag vector quantity, may kasamang direction. Kaya yung positive o yung negative, yan yung nag-i-indicate kung pataas ba o pababa. Pag pataas, positive. Pag pababa, negative. Pag papunta sa right, positive. Pag papunta sa left, negative. Kaya tayo ngayon gumagamit ng negative. So, M, S, ayan. So, ayan, meron tayo kagad given acceleration. So, ngayon, dun sa ano, sa problem, what is the velocity of the brick after 4 seconds? So, ngayon, meron na rin tayong given na time, which is 4 seconds. Ayan. So, tingnan muna natin itong mga given natin. So, ngayon, tingnan natin kung meron pa ba tayong makikita. So, yan, kapag ganyan, na parang wala nang given, kailangan natin laging tandaan, lalo na when it comes to free fall motion, na lagi tayong merong initial velocity of 0 kung wala namang naka-indicate na value ng initial velocity natin. So ngayon, since ganyan, understood palagi na meron tayong initial velocity patagi na equals sa 0 as long as walang naka-specify na value ng initial velocity. So ngayon, ito yung tatlo nating given. Ngayon, ang next step natin, titingnan natin ano yung tinatanong. Sabi, what is the velocity of the brick? So, kapag tinatanong na velocity na ganyan, after 4 seconds, velocity sa loob ng specific duration of time, ang hinahanap natin dyan ay yung final velocity. So, ngayon, mag-check tayo ngayon kung anong formula ang pwede nating gamitin based on sa given na problem and given sa mga given natin. So, ngayon, check natin. So, based sa ating mga given, itong formula na to, itong gagamitin natin. Yan. Later on naman, makikita natin bakit ito. Balang natin. Yan, based na natin. So, ano to? Tingnan natin. Final velocity is equal to initial velocity,
Ayan, meron tayo initial velocity na equivalent sa zero. Acceleration, which is negative 9.8. Then, time. Meron tayong time na 4 seconds. Ngayon, substitute natin yung values. Ngayon, tingnan na natin, substitute na, initial velocity is 0 plus acceleration, which is negative 9.8, and then yung time, which is 4 seconds. Ayan. Yan, simpleng-simple. Since na ano na natin, kitang-kita na natin ngayon, ano yung ating velocity. So, kailangan na lang natin i-calculate, then yun na yung sagot. Ayan, calculate na natin sa calculator. Negative 9.8 times 4. Negative 39.2. Ayan, input na natin. Negative 39.2. Then, anong unit natin? Meters per second. Since we are talking about ano lang naman sa velocity, lang. Check natin ulit yung problem para tama, tingnan natin kung tama yung unit natin. Velocity ang tinatanong. Since it is also a vector quantity, kailangan natin gumamit ng negative or positive sign to indicate the direction. And also yung unit natin, tama naman. Yan. So yun yung sagot sa first question ng first problem natin. Ngayon, proceed tayo doon sa second question's first problem. Ang tanong niya is, how far does the brick fall during this time? So, ano tinatanong ngayon is yung distance. Nabigay na natin yung given. Nakakita na rin natin yung initial ay yung final velocity. So, ngayon, tingnan na natin anong formula gagamitin natin para ma-solve natin yung distance. Tingnan natin. So, ngayon, based sa given, itong formula na ito yung gagamitin natin. Ito pala, itong isa na to. Yan. Copy lang natin. Paste. Yan. Ngayon, kailangan lang natin mag-substitute. D is equal to 1/2 times ating initial velocity, which is 0. Plus final velocity na negative 39.2. Yan. Saka, ano nakalagay pa? Yung time. Which is 4 seconds. Yan. Ngayon, para mabilis, calculator na lang natin. Una, unahin na natin yung, ito, nandito na pala, times 4 seconds, times 1/2, 0.5 na lang lagay natin para mabilis. Yan, negative 78.4. So, yun, negative 78.4 meters. So, magtataka kayo bakit ganyan, bakit negative siya. Since distance ang pinag-uusapan din natin, since wala namang ano, walang negative na distance, 78.4 meters na lang ilagay natin. 78.4 meters. Yung negative is indication lang na pababa siya. Ayan. So, okay na tayo sa first problem. Sagot na natin yung first question, which is yung velocity ng brick after 4 seconds, saka how far does the brick fall during this time. So, yun, okay na. So, proceed na tayo dun sa second problem natin. Purahin lang natin to. Cut. Yan. So, basahin natin tong second problem. Sabi, you decide to flip a coin to determine whether to do your physics or biology homework first. Gusto ko na rin gawin nga sana to. Lahat ang dami ng bio natin. The coin is flipped straight up. What is the velocity of the coin at the top of its trajectory? Then, second question, if the coin reaches a high point of 0.25 meters above where you release it, what was its initial speed? Third question,
If you catch it at the same height as you release it, how much time did it spend in the air? So first, let's identify first our given. Sabi dito, you decide to flip a coin to determine whether to do your physics or biology homework first. The coin is flipped straight up. So ngayon, sabi, what is the velocity of the coin at the top of its trajectory? So to, simple lang to. Illustrate na lang natin para mas madaling maintindihan. Sabi, nag-flip ka ng coin. Ayan, syempre pataas yan. Ayan, tapos eventually mula sa pinakatuktok niya, bababa din yan. Ayan. Tapos sabi, tanong dyan is, what is the velocity of the coin at the top of its trajectory? Ano daw yung velocity ng coin nung nandito siya, dun sa pinakatuktok nung trajectory niya? So obviously, ang velocity dyan ay zero. Bakit? Kasi habang nandyan siya sa tuktok ng trajectory niya, obviously, for some time, for a short period of time, nakarest yan, nagstay siya doon. Kaya, obviously, zero ang sagot dyan. So next, proceed tayo doon sa next question. Sabi, if the coin reaches a high point of 0.25 meters above where you release it, what was its initial speed? So ngayon, meron tayong mga iba pang given. Lista natin. So unang-una, acceleration natin, hindi mawawala. Acceleration due to gravity, which has a constant value of 9.8 meters per squared second. Ayan. And then next, meron tayong given sa distance, which is 0.25 meters. Sulat natin. D is equal to 0.25 meters. And then, next, meron pa ba? Check tayo. Final velocity. Obviously, meron tayong final velocity na zero. Kasi, eventually, magstay yan at top. Magstay yan for top, hindi yan gagalaw for a while, for a very, very short period of time. Kaya, obviously, meron tayong final velocity na equivalent sa zero. Ayan. Ngayon, meron tayong tatlong given. So, based sa mga given na to, check natin anong formula yung gagamitin natin. Ngayon, check na natin dito. Magtingin-tingin tayo. Ito. Itong formula na to yung gagamitin natin. Yan, makikita nyo rin naman later on bakit ito. So, ngayon, meron tayong final velocity. Ito. Present yan. Meron tayong acceleration. Meron tayong distance. Ang wala natin ay yung initial velocity, which is yung hinahanap sa problem. Yung initial speed. Actually, initial speed ba o initial velocity? Check natin. Initial speed. Ayan. So, scalar quantity to. So, ngayon, substitute lang natin. Final velocity is equivalent to zero. Initial velocity, ito yung wala. So, copy lang muna natin to. Plus. Sorry, nalito na ako. Ayan. Plus 2 times acceleration, which is negative 9.8. Obviously, negative yan. Dahil acceleration due to gravity. Sorry, nakalimutan kong lagyan ng negative sign doon. And then, distance of 0.25 meters. 0.25. Ayan. Ngayon, simplify lang natin. 0 is equal to, copy lang natin yan, plus, ngayon, calculator natin to. Itong, yan, kakalculate natin yan. 2 times 0.25 times negative 9.8, negative 4.9. So ngayon, tanggalin na natin itong plus sign, gawin na natin negative 4.9.
So ngayon, para mapadaling buhay, since meron tayong negative na naman, i-transpose natin to, ilipat natin to dun sa kabilang side. Yan, bali magiging positive na siya pagdating dito, 4.9 is equal to sa ating initial velocity raised to 2. So ngayon, para hinahanap kasi natin dyan is yung initial velocity, hindi yung initial velocity squared. So ang gagawin natin, para matanggal natin yung pagka-squared o pagka-raise niya sa 2. Both sides, hanapin natin yung square root nila. Ito, pag ni-square root to, ito na lang. Yan na lang matitira. Sign na lang ng initial velocity. Ngayon, kailangan natin hanapin yung square root nung 4.9. Yan. Ngayon, calculator ulit. Square root of 4.9. Square root of 4.9 is equivalent to 2.21. Yan, input na lang natin. Since we're talking about speed, ang ano dyan is, unit dyan is meter per second. Ayan. So yan, tapos na rin tayo sa ating pangalawang question sa first problem. Ngayon, proceed na tayo dito sa second problem natin sa free fall. Yan, delete lang natin to. Cut. Yan. Yan. If you catch it at the same height as you release it, how much time did it spend in the air? So ngayon, ang tanong naman, tinatanong is time. Hinahanap natin yung time. Ngayon, yung mga given natin, dapat pala hindi ko na binuto. Ctrl-Z na lang. Ayan. Meron na tayong initial velocity. Meron na tayong final velocity. Meron tayong distance. Meron tayong acceleration. Ang ngayon, ang hinahanap natin is time. So ngayon, based dito sa meron na tayo ngayon, sa mga nasolve na natin, ngayon, alamin naman natin daw yung time na nag-spend siya sa air. So paano bang formula gagamitin natin ngayon dyan? Ngayon, check natin ulit dun sa set of formula. Ano yung gagamitin natin ngayon? So, ngayon, based dito, tingnan natin ngayon. Anong formula ang gagamitin natin? So, actually, para madali, pwede natin gamitin itong formula ng acceleration. Based lang natin yan. Ayan. So, ngayon, input lang natin yung values. Substitute. 9.8 is equal to final velocity 0 minus initial velocity na 2.21. Yan. Tapos, underline all over sa time. Ngayon, paano natin susolve to? Simplify muna natin para madali. 9.8. Dapat pala sa simula pa lang, dinisregard na natin yon, pero okay lang. Di negative 2.21 all over sa time natin yan. Yung acceleration na ilalagay natin, negative din pala since acceleration due to gravity to. Sorry, nakalimutan ko na naman. Pagpasensyahan nyo na ako. Ayaw maatanggal yung underline na. Ayan. Negative 9.8. Ngayon, para mapadali yung pag-solve, lagyan lang natin to ng denominator na 1. Underline natin. Denominator na 1. Ayan. Kasi ang gagawin natin, para mas madali yan, i-cross multiply na lang natin. So ngayon, kapag cross multiply natin yan, magiging negative 9.8 t is equal to negative 2.21.
0.21. So ngayon, para madali ulit, para makapag ano, malaman natin value ng time, kailangan nating mag-cancel out ulit. Divide both sides by 9.8 or negative 9.8, I mean. Sorry. Ayan. Ngayon, dito, divide natin by negative 9.8. Divide din natin to by negative 9.8. So, obviously, magka-cancel na to since pareho sila negative 9.8. Ayan, sulit na lang natin T. Hindi ko na i-cancel by, ano, by brush. Oh, total understood naman. Ngayon, calculate na natin to. So, ito, 2. Gawin na natin negative. Negative 2.21 divided by negative 9.8. Yan. Ito yung nakuha natin. Pero hindi pa tayo tapos dyan. Gagawin natin is ita times 2 pa natin to. Mamaya ipapakita ko kung bakit pa tayo magta times 2. Times 2. So, approximately, nagstay yung coin for 0.45 seconds sa air. Ayan, input na natin yung 0.45 seconds. So, time is 0.45 seconds. So, ngayon, yung tanong dyan, bakit tayo nag-times 2? Ayan, tingnan natin. Kasi, kunin natin sa brush illustrate ko. Una, nirelease natin yung coin, flinip natin. Ayan, paganyan, pataas siya. Then, eventually, pababa. Ayan. So, yung kanina nakakuha nating 0.22 seconds, yun yung time niya habang tumataas siya. Yan, paganyan. So, kaya tayo nag-times 2 kasi may another time na naman, nung pababa siya, another 0.22 seconds na naman siya. Kaya nga natin tinimes 2 at nung tinimes 2 natin, lumitaw na 0.45 seconds. So, yung total time na yung coin na nasa air siya is about 0.45 seconds. Kaya yon hindi lang siya 0.22 something. Ayun, yun na yung sagot natin sa mga problems natin. Natapos natin yung mga problems natin, mga worded problems sa free poll. So, I hope guys na nakatulong ako sa inyo kahit paano. Thank you sa panonood and see you sa ating next videos.